Hello, welcome back sa aking channel. And ito, may video na tayo uli na bago. Ang tagal nung last ko, no? Parang February ata yung last na upload ko sa ito. Kita nyo naman sa thumbnail ko ano yung ating beach for today. So ito yung naging final look ko. Yun nga, no? Ang daming nangyari ngayong ng mga nakaraang months, no? Ang daming issue sa Facebook. Andyan si Mimi na dalagang Pilipina. Si Tony Fowler, si Jelay Andres, si John Gutierrez. Maraming nag-request pa nga sa akin na gumawa ako ng reaction video. Nako. Hindi pwede sa akin yung mga ganung tema dahil I have a past sa mga ganung issue at baka ma-discover ako at mag sumali ako sa flip top, mapa-flip top ako nang dahil sa madami akong masasabi. And then, yon meron pang, may minikapan ako nung last March na ang akala ay minikapan ko ay isang barangay na isko and beer na. Anyway, so yan. Kung gusto nyo makita kung ano yung process or kung paano ko nagawa yung look na to, then keep on watching. Ayan, mukhang zombie na naman yung mukha natin. Sa mga ngayon palang manunood sa akin, eh, ganyan po talaga yung mata ko. Paalagi kong pinakapaalala. Ganyan talaga yung mata ko. Inborn niya sa lahi namin niya. O nga pala, shoutout dun sa mga nagpa-makeup sa akin sa school, sa graduation shoot nila. Kasi, if hindi nyo alam, nag-aaral ako. So, irregular student ako. And meron akong mga classmate na fourth year. So, sa akin sila nagpa-makeup. So, thank you sa inyo. Thank you sa tiwala. And congratulations sa inyo. Sana nasatisfy kayo dun sa makeup na ginawa ko. Simulan na natin yung ating graduation makeup. So, ang iniisip ko ngayon, lalo na sa eye look, is warm tones or yung earth tone. Kasi you can never go wrong with earth tones talaga na kahit anong nangyayingay. Kahit anong suot mo, safe yung colors na gano'n. Yung brown, medyo gold yung magiging glitters. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, hindi tayo mag-drag makeup or yung colorful makeup kasi hindi siya bagay sa occasion. So, unang-una, gagawin natin is pa-prime natin yung mukha na. Siyempre, unang-una kong ginagawa is nag-i-spray ako ng facial mist. Ito naman is normal to dry skin kasi meron ako. So, gagamit ako nitong sunflower beauty oil na Human Nature. Ewan ko ah, simula nung ginamit ko to. Minsan kasi pa naglalagay ako ng foundation sa mukha ko. Nagmumukha siyang yung matte na matte. Eh, which is, ayun nga yung ayoko. Gusto ko yung medyo dewy yung itsura. So, siya, kahit ang gamitin ko sa kanya is yung matte na foundation. Mga ilang hours, yung effect niya sa akin ito, ginagawa niyang dewy yung makeup. 2 years pa akong ka-graduate. So, yung gagawin ko ngayon look is siguro ito yung magiging look ko pag ako na yun nandun. Diba? Kasi, 27 years old na ako pero bumalik ako sa pag-aaral. So, I have 2 kids na sa mga hindi nakakaalam. And also, I'm freelance makeup artist and I'm a virtual assistant. So, work at home yung meron ako. So, nagtatrabaho ako sa madaling araw. Then, pasok sa umaga. Tapos, pag-uwi, alaga naman ng mga bata. Gusto ko talagang i-pursue yung online job. Kasi, ayokong malayo sa mga anak ko. Kaya gusto ko dito na. So, ang kaya ako bumalik ng pag-aaral is because plan B namin siya ng partner ko na in case yung work na meron ako ngayon is mawala kasi nga yung mga work at home kasi yung mga online jobs is hindi sila ganun ka sure. So, walang assurance. So, meron na tatanggal ka nang hindi mo alam, merong scam pala yung mga ganun. So, yung pag-aaral ko is plan B na parang in case na hindi maging okay at mawalan ako ng work, maka-apply ako ng magandang trabaho kasi may tinapos naman ako kaya pinuporsige ko. Kasi syempre, hindi na lang sarili niyo yung
iniisip natin, hindi na lang sarili natin iniisip natin kasi meron na tayong anak, dalawa pa. Which is mag-aaral na nga sa next year. So, ayan, na-distribute ko naman. Pag nag-a-apply kayo ng mga skincare products or yung mga products sa mukha nyo, lalo na pag gamit nyo yung kamay, is pataas, yan. Pataas ang hagod. So, ayan. Next, oh nga pala, moisturizer. So, yun, lagi ko sinasabi sa inyo na i-moisturize nyo yung face nyo. Gamitin ko rong primer is yun sa, ano, Sassy Lady na blur primer. So, syempre, matagal kang mag-aantay doon. Napakadami nyong gagraduate. So, kailangan yung makeup mo is pang matagalan din. Yung tipong kahit pinawisan ka na, andyan pa din siya. Yung makeup na hindi nang iiwan. Ako kasi syempre, graduate tayo ng high school, diba? So, ang dami natin. Eh, paano pa kung ano? No, parang last section ka nung high school, no? Kung nga pala sa inyo, lalo na yung merong mga open pores. So, kung gusto nyo na magsarado yung mga pores nyo, bago kayo mag-apply ng kung ano-ano sa mukha nyo is, alam nyo yung ice cube, ano nyo yun sa mukha nyo. Bago kayo mag-apply ng kahit na ano. Para magsarado yung pores nyo. At saka pampaan yun. Pakapit ng makeup and para smooth yung finish ng makeup sa inyo. Then, apply tayo ng foundation. So, ang gagamitin ko is yung favorite kong si Maybelline Dream Satin Skin. Ito lang yung gagamitin ko kasi ayoko nung makapal na ano foundation ng araw na yon. Siyempre, no, baka maglapot tayo dun. Ang ganyan na maglagay ng ano foundation. Ayoko nang madami. Siyempre, kasama dapat yung leeg. Siyempre, may mga picturean doon. Mamaya, lumulutang yung mukha mo doon. Yan, so, ba-blend natin gamit ng sponge. Yan. Again, i-add nyo dun sa hair. Dun sa hairline nyo. Para hindi magmukhang nakamaskara kayo. Ewan ko, pag foundation, mas gusto kong gumamit ng sponge kesa sa brush. Kasi parang kahit gumamit ako ng sponge, gagamitan ko pa din ng, kung gumamit ako ng brush, gagamitan ko pa din ng sponge. Ayan, itago natin yung mga sumpa ng mukha. For sure, syempre, ang mga graduating, nag-thesis yan. So, na-stress ang mga mukha nila, di ba? Ganun din kaya ako. Actually, kinakabahan ako. Kasi actually, wala akong idea sa, di ba? At tsaka, syempre, di ba, pag nag-defense kayo, English ang mga sagutan, mga ganun. Ang ate mo girl, hindi naman fluent sa English. Sabi ko nga, ako eh, kala ko tataba ako dahil panay, kahit dun sa boss ko, panay, panay ganun ako sa kanya, girl. Buti, hindi na nalagyan yung taba ko nun dahil sa ganun. Ayan. Ayan. Ito ko ng color corrector. Ayan. So, para yung color salmon or medyo orangey. Para yan sa mga dark spots. So, tinuturing kong dark spots yung mata ko. So, nalagay ko siya dito. Actually, dapat nga, ano to eh, mali yung step ko. Dapat before mag-foundation, nalagay ko na to. So, ayan. Kaya may mga color corrector para katulad niya, parang merong nangingitim sa face mo or parang merong kang ayun nga, dark spots ng ano. Pag lagay mo ng concealer ng foundation, pantay na yung color niya. Ayan. Syempre, no, graduate ka. Dapat ano, sa graduation day mo, pak na pak ka. Parang, ano, mga gandang, ano, magandang, mga gandang kunyari, hindi na puyat. Ayan, so, nalagyan ko na ng color corrector. So, after nun, maglalagay tayo ng concealer. So,
Ayan. Ayan, itatago na natin siya, guys. Ayan. Pati yung mga katimpula na nakikita natin ng mga dark spots na yan. Kailangan tago yan. Huwag nating ipapakita na nan-stress tayo. Huwag nating ipapakita na tayo lang yung taga-timpla ng kape at taga-luto ng pansit kanto na nag-over na tayo sa thesis. Ay, ganun po talaga. Kasi parang naririnig ko kaya nababasa ko sa Facebook, may mga ganun daw yung, akala mo naman, laki ng ambag sa thesis, at taga-luto lang naman yung mga ganun. Wala, na-curious lang ako. Parang feeling ko ako yun sa pag mag-thesis na. Nung, ano, so magkukontur tayo, syempre, na-stress na po yan. Lumamon si ate, nag-stress eating. Tumaba, pati mukha. So, i-contour natin yan. Diba? Kailangan pak na pak tayo sa graduation, pero hindi naman yung pak na makapalang may. Diba lumabas yung cheekbones natin? Kunyari di tayo kumain na kumain. So, ayan. Set na natin siya ng powder. Siyempre, kailangan pak yung kilay mo. Dahil ngayon, hindi na tinitingnan ng pagkatao mo. Kung hindi, ang kilay mo ang tinitingnan ng mga tao ngayon. Doon madedetermine kung anong klaseng tao ka. Using a concealer or kung meron kayong eyeshadow primer or eyeshadow base, okay din yun. Itong kulay na to, diba? Gusto kung meron kayong ganyang kulay as yung transition shade ko. So mag-add ako ng color na ganito. Yan, ganyang kulay. Dito naman sa crease, yung ito, yung lubog. Lagay tayo dito sa outer V natin ng ganitong color, yung mas dark. Shimmer dito. Maglalagay tayo ng false eyelashes. Pero, dapat hindi mo kakalimutan na false eyelashes ka dahil baka umiyak ka doon, matanggal ang false eyelashes mo. So, mag-curl muna tayo ng lashes. Kabit na natin yung eyelashes natin. So, mas lalo naging dramatic yung mata natin. So, next is magko-contour tayo. Diba, meron na tayong cream contour na nilagay kanina. So, papatungo naman natin siya ng powder. Cheeks kayo na tao, huwag nyo nang masyadong i-center din sa apple of the cheeks nyo yung blush on kasi mas na-emphasize siya. Uli na. Ayan dito. O, diba? Pero kung, ayun nga, lagi ko sinabi nung nag-makeup tutorial ako, pag oily kayo, huwag na kayo masyadong mag-highlight. Thank you.
I hope tong video na to is nakatulong sa inyo kung paano nyo gagawin yung sarili nyong makeup sa graduation nyo kung walang mag-makeup sa inyo. So, kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button and like mo na rin tong video to. And see you on my next. Bye!